Good day guys, sa video natin ngayon ay magsasagawa muli tayo ng isang first impression, unboxing, initial review ng isang smartwatch na pinadala dito sa channel natin para gawa natin ng review video. So, hindi ito yung full review, so ngayon i-explore lang talaga natin kung ano yung meron dito sa relo na to. Ang brand nito ay, ito, Cosped. Ito ay model na Cosped Tank T3 Ultra, yun yung model niya. So, ayun, tara! Explore na natin yung relo. So, sa box, pag binuksan natin yung box, ito yung makikita natin sa loob. So, ito yung mismong relo. So, ito siya. So, explore lang muna natin kung ano. Ito. So, sa loob ng box, ay, andun yung ito, yung rubber strap niya na pasunod. And then, ito ay magnetic charging port na bilog. Ayun. Tapos, meron siyang panlinis saka yung tempered glass or protective screen. And then, turn on ay user manual ang kasama. Ayun. Yun lang yung laman ng box. So, balik na natin yung iba. Punta naman tayo sa mismong specs ng relo. So, ang design ng relo, ayun, kitang-kita naman na rugged. So, talagang, alam mo, parang matibay. Tsaka pangalan pa lang, Tank Ultra. So, alam mo naman mga nag-ultra. So, pag word na ultra, alam mo pang ano yan, pang matagalan, tsaka pang malakasan na. Yung tank naman, alam mo naman kung ano yung tank eh. So, asahan natin na yung tank eh, gawa sa magandang armor. So, yun. So, hindi ko sasabing pumuputok to. Pero, ang tank eh, alam naman natin na heavy duty yung material niya. Explore natin yung mga specs ng relo na meron to. Yung relo, meron siyang 15 US mil STD 810H certification. So, ibig sabihin ng mil, military standard. So, intindi ko doon, dumaan to sa mga test gaya na kunwari, high temperature test, so low temperature, sobrang init, sobrang lamig, so sa mga scratch, so sa mga dust, sa tubig, so tinesting nila lahat para ma-certified na ito ay military standard na relo. So, ganun yung mga pinagdadaanan para ma-certified ka. So, itong relo ay waterproof. Meron siya 5ATM IP69K. So, dive-proof. Ang nakasulat dito, water resistance. So, yun yung nung misa may nagtanong sa akin, bakit daw hindi pwede. So, depende rin po kasi kung gaano yung naka-identify na pagiging waterproof ng relo. So, hindi po porket sinabing waterproof, eh, ilulublob na natin sa matagal na period. So, kumbaga sana may mga level pa rin naman sila na sinusunod. So, syempre, itong relo na to, asahan natin na ultra. So, pag may word na ultra, alam natin na dapat itong pang mahatagalan, pang mahaba ang buhay. So, meron daw to nakasulat na 470 mAh na battery capacity. So, medyo mataas na po yun. At hindi na rin madaling malobat. So, makikita natin dito sa screen, ito, mismong screen niya. Ang glass niya na ginamit sa kanya is Corning Gorilla Glass 3. So, matibay siya. Scratch resistant. Pero, syempre advisable pa rin na lagyan natin ang protective screen. Pero, depende na rin sa inyo kung gusto niyo talagang i-test yung limit ng relo. Nasa sa inyo po yun. Ito ay merong 1.43-inch AMOLED 466x466. So, sa subo ko talagang malinaw po yung relo na to. Maganda yung screen, talagang iba yung linaw niya. So, yun niya, yung body. Yung panel niya nakasulat stainless steel. So, yun likod. Yung bezel, stainless steel din. Yung body, stainless steel. So, yun niya, talagang solid na built itong relo na to. So, punta naman tayo sa dimension ng relo. Itong relo na to ay, meron siyang screen size na 1.43 inch. Meron siyang watch case diameter, 52.7mm. And then, yung dimension niya is 52.7x54x14.6mm. So, yun yung mga specs ng mismong relo. So, itong relo na to ay meron siyang dual band. And then, 6 satellite positioning. So, nakakonekta siya sa 6 na satellite sa outer space. So, asahan natin na mas precise, mas madali ang connectivity ng GPS nito. So, meron din itong settings na sports recognition. Kailangan nyo lang pong i-activate yung settings noon. Malalaman nito kung matagal ka nang nakaupo, or naglalakad ka, tumatakbo ka, or kung naka-bike ka. So, yun, magno-notip yun sa inyo. So, kailangan mo lang namang i-click. Ibig sabihin, parang tinatanong nga niya kung ikaw ba ay totoong lumalakad dahil nade-detect niya. So, i-click mo lang yung okay para mag-rehistro. Punta naman tayo sa battery life. Ang nakalagay sa kanila na
kiniklaim nila. So, standby mode kaya daw nito ng 50 days. So, yun yung tipong wala lang. Charge mo ng full bat, then iniwan mo lang si relo, hindi mo siya ginamit. 50 days daw ang kaya nitong itagal. Heavy usage, so ito yung halos pang daily. Kaya na itong tumagal ng 5 to 8 days. Malamang ito, kunwari, daily kang tumatakbo, matagal na oras na naka-on yung GPS mo, mataas din yung brightness or yung tunog. So, asahan mo na mas iikli yung buhay ng battery life ng relo na to. Yung ordinary usage is within 12 to 15 days daw. So, yun yung tipong kasarapan lang na gamit. Pang araw-araw na hindi ka naman laging tumatakbo, hindi mo masyadong pinipindot yung relo mo, yung saktuhan lang ba? So ito, 12 to 15 days, 3 to 5 days pag naka-always on display. So, syempre pag naka-always on kasi, yun yan, parang naka-hibernate pero still gumagana pa rin yung screen. So, ikli yung battery life ng relo mo. So, kung continuous exercise na yun yan, katulad nag-ultra ka kunwari, ang tatagal ng relo mo is 30 to 35 hours. So, sa tingin ko naman, 30 to 35 hours, huwag lang siguro talagang sobrang haba. Kunwari, Luneta to Baguio. So, yun, malulobatsak to. Pero, ordinaryong ultra, mga 100K ultra, tingin ko, pasok na pasok to. Kayang-kaya nitong tapusin. Papakita ko yung kung ilang timbang nitong relo, titimbangin natin sa digital scale. Yun, meron siyang apat na button. So, itong isang button, nakasulat ito, select. And then dito sa isa, nakasulat back sa bandang baba. Sa bandang kaliwa naman, pag nakaharap sa inyo yung relo, nakasulat up and down button. So, wala itong crown. Makikita rito na meron itong speaker. At ito, dito yung mga sensor niya. Ito yung charging port. By the looks lang, solid built yung relo. Talagang bakal, pati yung liko. Yun, tapos yun niya, may lining siya ng orange dito sa side, sa gilid. So, skip na natin. Pero pag ito, syempre, iseset up pa natin yung relo. Same lang naman ang ibang mga proseso. Iscan natin yung QR code. And then, madadownload yung COSPET na app sa relo. Yun lang naman yung mga basic. And then, syempre, i-coconnect natin sa cellphone natin para magamit natin yung relo. Pag binuhay mo yung relo, ayan, makikita natin yung watch face niya na nakalagay. So, ayan, orange. Nakalagay. Bali, analog tsaka digital yung nakalagay sa kanya. So, scroll natin. Ayun, pag sinwipe down natin, so, makikita natin yung mga settings dito. So, ito yung brightness. Adjust natin yung brightness. Ayun, pakalinaw ng screen. Mataas din kasi yung pixel ng relo. So, yan. Dito nakalagay yung battery kung ilang percentage na. Ayun, 45% remaining. Tapos, meron siyang power saving mode. So, back natin. Ito, ang silbi nito ay yun, draining water. Ayun, nagbabibrate siya, tumutunog siya. Pag ganito, kunwari ginamit mo yung relo, sinubmerge mo sa tubig, dapat itagilid mo ng konti. Tapos ay ang magbibrate para lumabas yung tubig dun sa speaker niya. Pag naman sinwipe up natin yung relo, from down to up, yun, makikita natin yung pan-detect niya ng mga workout, ng walk. Yun, nade-detect na kasi. Meron ditong play button ng music. Pwede mo i-sync yung relo mo. Pero hindi po ito nalilipatan ng music. Magiging controller lang to ng cellphone mo pag nagpapatugtog ka. So, ito nakalagay dito, heart rate. So, na meron kasi itong heart rate detection, blood oxygen, blood pressure monitoring. Meron din stress. Yun. Emotion, yun, nade-detecting niya yung emotion mo. So, weather, yun, once na nakasync to dun sa cellphone mo, so yun, mag-update yung weather. Alarm, sleep, so yun, nakaka-detect din siya ng sleep, kung gaano kala babaw at kalalim yung naging tulog mo. So, meron din tong workout result. Oh, so, andito yung mga records ng outdoor run mo. Ito, click natin, yun, ayan, dyan siya nakalagay. So, back natin, women's health. So, para sa, ano, meron siyang barometric altimeter. So, nakakasukat siya ng mga altitude. So, yun. Yun ang makikita natin pag sinwipe natin from down to up. Sa left to right, sinwipe natin. So, dito lalabas yung mga notification. Dahil nakasync tong relo natin sa cellphone natin. So, lalabas dito yung message mo, notification mo sa Messenger, sa Facebook. So, yun. Pag naman swipe right to left, makikita natin dito yung mga menu. So, andito na lahat. So, yan. Ito na yung settings nito. Pwede mo lang naman itong palitan. Meron doon sa settings yung pagkakaayos lang naman yung mga menu. So,
ano natin, explore natin yon, call. So yun niya, pwede itong tumawag. So nakaka-receive din to ng tawag. Siyempre kailangan nakakonekta yung relo mo sa cellphone mo at through Bluetooth. So kailangan medyo malapit. So hindi mo siya pwedeng gamitin pantawag nang wala yung cellphone mo dahil hindi wala naman itong SIM card. So dito sa daily activity, matatrack nito yung ginawa mo sa maghapon. Wala, naglakad ka, punta ka sa mall, tumakbo ka, yun. Dito mo makikita yun. So back natin, workout. Ito ay napakaraming workout mode. Sa workout mode, meron to 170 plus na sports mode na pwede mo pagpilian at idagdag. Napakarami nun. Tingnan ko lang kung hindi ka maging physically fit pag ginawa mo lahat yung mga workout mode na yun. So, nakalagay naman susunod dito ay yung workout history. So, yun. Back natin. Heart rate. Ayun. May heart rate detection po kasi ito. So, in this case, hindi siya nakakonekta sa wrist ko. So, kaya hindi po siya makakanek. So, palagi po nating tatandaan na pag magmamonitor tayo ng heart rate, dapat po yung relo ay nakadantay mabuti dun sa wrist natin. So, hindi naman totally kailangan dito. So, at least ilang inch yung layo. At dapat make sure na secured yung relo para hindi siya nagkakaroon ng pagitan. Yun po kasi yung madalas na nagiging issue. Sasabihin nila hindi accurate yung reading ng mga GPS watch nila. Kasi nagkakaroon po talaga ng pagitan yung skin at yung sensor. So, yun. Hindi talaga nagiging accurate pag ganun. Kaya, as much as possible, lagi natin i-check yung fit ng wrist natin dun sa relo. Sunod ay sleep. So, yun. May sleep detection to. Nade-detect niya yung quality ng tulog mo sa gabi. Blood pressure. Ayun. Sabi ko nga, iba pa rin yung talagang test na ginawa sa mga clinic tsaka sa mga hospital. So, ito, malapit to na pagtansya dun sa mga blood pressure natin. So, stress. Yun, nade-detect niya kung na-stress ka na sa buhay mo. Or masaya ka. Ayun, yun lang naman yun. Then, weather. Kailangan mo syempre na nakakonekta nga yung relo mo dun sa cellphone mo sa app para mag-update yung weather. Compass. So, yun. Magamit to para sa mga trail running natin, sa hiking. So, napakagandang features ng relo pag meron kang compass, lalong lang na kung marunong kang gumamit. So, wala ka talagang ligaw. Yun, may stopwatch, may alarm, may timer, may calculator, may remote shutter. Kung malapit yung cellphone mo, nakakonekta ka, pwede mong gamitin pang picture yung itong relo para hindi ka nalalapit dun sa mismo mong cellphone para kumuha ng picture. Meron itong flashlight, pine phone, health, women's health, yan para sa baba. And then sa baba, makikita mo doon yung settings ng relo. So, sa settings ng relo, change watch face, select language, always on display. Meron itong always on display. Yun nga yung parang naka-hibernate yung screen ng relo mo. At the same time, makikita mo pa rin yung oras. So, adjustment ng brightness, sound and vibration, themes, password, time and date. Ayun, napakarami QR code, napakarami makikita. So, punta naman tayo sa Cospet Fit na app. So, yan. So, babrowse lang natin. Na makikita natin dito, yun. Yung mga step goals. Yan, blood oxygen. So, dito lalabas yung mga stats na nakukuha ng relo. Pag-click natin ng sports. So, ito yung mga sports mode na meron tong relo na to. Try natin tong sports record. So, click. Ayan, click natin. So, dito, napansin ko dito, ito, okay naman. Ito yung mismong mapa. So, detalyado nga yung mapa niya. Oh, ganda. Pero, napansin ko dito sa stats, ito lang yung makikita nyo, kukonti. So, kailangan nyo pang i-click tong details. So, details, ito yung makikita nyo na stats na ginawa nyo doon sa pagtakbo nyo. And then, this one, yung chart. So, okay naman. Pero, hindi kamukha ito nung nakasanayan natin na ibang app na pag sinwipe mo, andun na lahat. So, ang kailangan mong palang gawin dito ay pindutin yung share button. Pag pinlik mo yung share button sa upper right corner, dun palang malalabas lahat ng stats. So, yan. So, ganyan. O, yan. Tsaka may kiklik yung share. May nakasal dito yung share. So, para sa akin, medyo basic itong ano niya, stats. Sana ma-improve pa nila itong mga details, itong stats, itong app nila. So,
So, pangkaraniwan naman sa mga ganito, talaga nag-update din sila sa katagalan. So, punta tayo sa device. So, makikita natin sa device, ito yung ito. 36% battery. So, ang haba ng battery life talaga. Itong COSPET tank sa pagkakasubo ko. Ito naman ay mga watch faces. So, sa watch faces, marami ka talagang magpipilian dito. Napakarami, lahat magaganda. So, pipindutin mo lang yung more na pwede mong pagpilian. So, sa nagtatanong naman kung ito ay may connectivity sa Strava. So, yun nga. Pag naman tinignan natin kung nililink or nasisync to sa Strava. So, meron siya nakasulat doon na third party. Pag kinlink mo yan, not paired, nakalagay. And then, ilang beses na po ako nag-attempt. So, ayaw talaga niyang pumasok. Feeling ko meron silang issue with Strava. Sana maayos nila yon para maging okay yung pag-sync ng mga activities natin sa Strava. Pero kung okay ka naman, na contento ka naman na makita mo yung sarili mong stats dito sa app ng relo, okay na din naman yun. So, depende lang din kasi sa runner, iba talagang gusto mag-sync sa Strava. So, i-reveal natin yung presyo nito. Ang presyo nito sa Shopee ngayon na around 6,300. Mga ganun yung range niya. Medyo mahal ng bahagya kung ikukumpara natin sa isang sa ibang smartwatch na nakikita natin na affordable. Dahil ito naman syempre yung build and quality naman ng relo. Alam naman natin na yan. Talagang sa pakaramdam pa ng paghawak niyo yung relo, solid na solid talaga siya. At yung features niya is mataas na din kung ikukumpara doon sa iba. Sa battery, sa screen. So, yun niya. Siyempre, ganun talaga. Minsan, pag medyo maganda yung mga specs and quality, sa ano, medyo mataas din yung presyo. So, ito po, muli, iniulit ko. Hindi po ito full review. Ito po ay initial impression lang natin. Binrowse lang natin kung ano ang meron dito sa relo na to. Binigay ko lang yung mga specs. Magkakaroon po ako dito ng full review at least mga after a month. So, hindi po kasi ako talaga ako nagbibigay ng full review kung mga isang week lang. Dahil, pag po electronics, sabi ko po sa inyo, napaka masalimuot pong mag-review ng electronics. Lalo na na itong GPS watch. Subo ko na yun doon sa Amazfit Bip 5 ko. Diba, tinesting ko yung dati. Tapos nilagyan ko ng initial review. Talagang sablay na sablay yung relo na yun. Tapos dahil wala naman ako ibang choice, ginamit ko siya ng ginamit bago ako nag-full review. Sa full review niya, napakaganda na ng performance niya. Until now po. Kaya sabi ko sa inyo, hindi po ako magbibigay ng full review dito hanggat hindi ko ito natetesting ng mabuti. Kahit aling relo, kahit anong bagay na ipapadala po dito sa channel natin. So muli po, marami pong salamat sa lahat po ng nanood, sa lahat po ng sumusuporta sa channel natin, sa natutuwa na nagkakaroon na tayo ng mga item na pwedeng i-review dito sa channel na ipinapadala sa atin. So asahan nyo naman po na magiging honest po ako sa lahat ng mga bagay na sasabihin ko, sa lahat ng mga nire-review ko dito sa channel. Muli po, marami pong salamat sa lahat. Ingat po kayo sa mga takbo nyo. God bless po.